Mabait at mahinahong tao. Ganito inilarawan si James ng mga taong kakilala niya. Ngunit nagbago ang lahat nung manalo siya sa loto noong 1998. $19 million o humigit kumulang 922 million pesos ang kanyang napanalunan. Dinamasa niya ang napakaranyang buhay. Ngunit hindi inaasahan ni James na ang bigla ang pag-angat niya sa buhay ay biglaan ring mawawala sa kanya ang lahat. Na-bankrupt si James at kalaunan ay naging isang tulisan. 11 na bangko ang kanyang ninakawan bago siya mahuli noong 2017. Ano ba ang nagtulak kay James para pasukin ang buhay ng isang kriminal? At saan ba napunta ang napakalaking perang na panalunan niya? Narito ang kwento ni James Allen Hayes, ang lottery winner na naging bank robber. Ang kwento ng buhay ni James ay nagpapakita na ang pagkapanalo sa loto ay maaaring magbigay sa iyo ng maganda at masayang buhay. Ngunit maaari din itong magdulot ng masalimuot na buhay kapag hindi na-manage ng maayos. Si James Allen Hayes ay nakatira sa Southern California at nagtatrabaho bilang isang night shift guard noong nanalo siya sa California Super Lotto Jackpot taong 1998. 35 years old si James nung napanalunan niya ang $19 million. Ayon sa kasunduan, pinili niya ang option ng annuity pagdating sa pagkuha ng pera. Ibig sabihin ay makakatanggap siya ng $684,000 bawat taon sa loob ng 20 years. Napakaganda ng offer na ito dahil masisiguradong hindi niya basta-basta malulustay ang perang napanalunan. Sigurado na ang magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa isang interview ng Los Angeles Times, sinabi niyang kung magbabago man ang buhay niya dahil sa kanyang pagkapanalo, ito ay para sa kabutihan lamang. Nabanggit niya na tutulungan niya ang kanyang pamilya at mga kaibigan na nangangailangan ng tulong. Pinangako pa niya sa national paper na hindi niya lang basta-basta uubusin ang pera. Ngunit nagulat ang lahat dahil pawang kabaliktaran ang mga sumunod na nangyari sa buhay ni James. Pagkatapos manalo sa loto ay nag-resign sa trabaho si James at sinimulan na niyang gastahin ang kanyang napanalunan. Naispatan siyang bumibili ng bagong kotse at lumipat sa isang magarang bahay sa Spanish Hills Development sa Camarillo, isang exclusive na lugar para sa pinakamayayaman at prominenteng tao sa California. Pumupunta rin siya sa mga car shows kung saan nakilala pa niya ang NBA legend na si Kareem Abdul-Jabbar. Nahilig si James sa mga luxury cars at iba pang bagay na mayaman lang ang makaka-afford. Ayon sa mga kaanak ni James, mayroon ng mga alitan at banta ng hiwalayan sa kanilang mag-asawa bago pa man siya nanalo sa loto. At dumating nga ang araw na nag-file ng divorce ang kanyang asawa. At dahil sa conjugal rights, nakuha ng asawa ni James ang kalahati ng perang na panalunan. Dito na nagpasya si James na kunin na ang natitirang $6 million sa halip na ipagpatuloy ang annuity. Nagpatuloy pa rin sa paggasta si James. Bumili siya ng Lamborghinis, $10,000 Rolex watches, Persian rugs, Harley Davidson motorcycles at 17 na luxury cars kasama na dito ang ilang Ferraris. Kumakain siya sa mamahaling restaurants, 5-star hotels at pumupunta sa Las Vegas para magsugal. Ayon naman kay Stephanie, pangalawang asawa ni James, masyado daw mabait si James. Namimigay siya ng pera sa kahit sinong bibisita sa kanilang bahay. Mabilis siyang magpahiram ng pera para sa mga nangangailangan at gustong magnegosyo. Hinala ni Stephanie, mayroon itong survivor's guilt. Pakiramdam na hindi niya deserve ang lahat ng kanyang kayamanan, kaya ginagawa niya ang kanyang makakaya para ibahagi sa iba ang perang hindi niya pinaghirapan pero napa sa kanya. Ngunit ang tinatamasang magandang buhay ni James ay hindi rin nagtagal. Kung anong bilis ng kanyang pagyaman ay ganun rin kabilis ang kanyang pagbagsak. At ito ang nagtulak sa kanyang pasukin ang buhay ng isang kriminal. Bago tayo magpatuloy, ikaw ka awesome! Ano kaya ang una mong bibilin kung mananalo ka sa loto?
Pagdating ng 2004 ay nagkaroon ng surgery sa likod si James dahil sa natamong injury noong nagtatrabaho pa lamang siya. Ngunit palaging kumikirot ang inoperahang bahagi kaya naging dependent siya sa gamot at kalaunan ay nangangailangan na siya ng mas matapang na gamot. Dahil sa walang healthcare o trabaho si James ay kumukuha siya ng panggastos sa kanyang gamot sa napanalunang pera hanggang sa unti-unting naubos ang pera ni James. Dahil sa mga bad investments, advance na payment sa loto, pambili ng gamot at mga nagpatong-patong na utang ay nagdeklara ng bankruptcy si James noong 2007. Nakitira na lamang si James at ang kanyang asawa sa garage ng isang kaibigan. Dahil sa walang perang pambili ng kanyang gamot ay nagawang subukan ni James ang heroin at nung nasubukan niya ito ay nawala ang kirot sa kanyang likuran. Dahil dito ay na-addict si James sa heroin. 38 na trabaho ang inaplayan ni James, ngunit wala ni isa ang tumanggap sa kanya. Desperado, walang pera at kailangan ng pambili ng drugs. Ito ang naging dahilan upang si James ay maging isang tulisan. Habang nag-iisip ng paraan para kumita ng pera, ay bigla na lang sumagi sa isip ni James ang manloob ng bangko. Nung una ay nagdadalawang isip si James, ngunit itinuloy pa rin niya. Sa edad na 55 ay ginawa ni James ang kanyang unang panloloob sa Montecito Bank and Trust. Simple lang ang modus operandi ni James. Magbibigay lang siya ng note sa bank teller. Sasabihin mayroon siyang dalang baril at ilalagay ng teller ang pera sa bag na iaabot niya. Walang tatawag ng pulis, walang sisigaw at walang eye contact. Hindi nagdadala ng baril si James para kung sakaling mahuli siya ay hindi madagdagan ang kanyang kaso. Kahit nakabado, tagumpay ang unang heist ni James. At sa sumunod na 5 buwan ay nanloob pa siya ng 10 bangko sa Los Angeles at Santa Barbara. Naging panibagong drug sa kanya na nagbibigay ng kakaibang high ang ginawa niyang pagnanakaw. Binansagan siyang seasoned bandit ng FBI dahil sa kanyang edad at puting buhok. Kilala din siya bilang PT Cruiser Bandit dahil sa Chrysler PT Cruiser na kanyang getaway car. Sa kabuuan, nakakuha siya ng $40,000 sa kanyang panloloob sa mga bangko. Ngunit ika nga, ang lahat ay may katapusan. Noong 2017 ay nadakip si James ng mga FBI sa kanyang tinutuluyan. Na-trace siya nung pasukin niya ulit ang isang bangko na nilooban na niya noon. Namukhaan siya ng isa sa mga teller kaya nagkaroon ng solidong lead ang FBI. Dahilan para matuntun siya. Ayon sa kanyang defendant, malaki ang naging bahagi ng loto kung bakit nasira ang buhay ni James. Nang marihab ay bumalik daw ang dating mabait at mahinahon na si James. Lumaya si James noong February 23, 2020 at balak niyang gawa ng libro ang kanyang karanasan. Maraming natutunan si James sa kanyang naranasan. Para sa kanya, ang kanyang pagkakakulong ay mas may naidulot na mabuti kesa nung manalo siya sa loto. Tunay ngang nakakabulag ang labis-labis na pera, kaya nga nariyan ang mga kaibigan at pamilya upang umalalay. Dahil sa huli, ang mga relasyong mayroon tayo ay ang pinakamahalagang yaman na walang katumbas na salapi. Kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, pakiclick ang like button. At kung bago pa lang po kayo sa aming channel, make sure na mag-subscribe kayo para lagi po kayong updated sa mga bagong videos namin. This is your Ate O from O Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!